Welcome to my YouTube channel! Ayan! So in this video, meron lang akong konting share sa inyo na ganap kahapon sa buhay ko bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Kung makita nyo, hindi ako masyadong nakapag-record ng video this past few days kasi dahil this week yung mama kong babae nag-work from home siya Monday to Thursday dito sa bahay. Kaya ngayong Friday lang siya pumunta ng office. Kaya ngayon, pwede kong i-share sa inyo yung ganap last kahapon sa buhay ko na nandito yung amo kong babae. Alam nyo ba, ang hirap pala na magkaroon ng amo na mas magaling sa'yo. So gusto ko lang i-share kasi karamihan sa ating mga babayan dito sa Hong Kong na nagtatrabaho bilang isang day age. Nararanasan din yung ganitong scenario. Kanina nga nung paghatid ko dun sa alaga ko sa school niya, nakausap ko yung isang nating kababayan na meron ding alaga na schoolmate ng aking alaga. Tapos napag-usapan namin yung about sa pag-tutor-tutor sa aming mga alaga. So pareho kami ng sitwasyon din. Kaya ang ginagawa niya dahil pareho kami ng sitwasyon, hindi niya tinututuro masyado yung kanyang alaga. Kung ano lang yung sinasabi sa kanya, kung ano lang yung utos na ituro sa kanyang alaga, yun lang yung tinuturo niya. Wala na siyang ibang tinuturo kasi nga ganun din yung amo niya. So ayan. So kahapon, nainis ako dun sa amo kong babae kahapon kasi nung tinuturuan ko ng English yung aking alaga, puro siya against doon sa tinuturo ko dun sa alaga ko. Puro against na lang siya pag tinuruan ko yung alaga ko. Oh no, lagi niyang ganun. Nagkaganon yung amo kong babae. No, like this, sabi niya ganun sa kanyang anak. Tapos yung anak niya na medyo nag-visit na kasi tinuturuan ko nga siya, tapos yun yung nagre-react naman yung nanay na hindi daw tama, ganyan dapat ganito, ganyan dito. Ang nangyari, dahil sa sobrang inis ko kahapon na parang lahat lang ng tinuturo ko, parang mali naman sa kanya, mali sa amo ko. Kaya yung ginawa ko, i-stop ko na yung ginagawa namin. I-stop, hindi ko na tinuloyan sa sobrang inis ko dun sa amo ko. Kasi ganyan na siya ngayon, yung amo ko mabay. Kapag may tinuturo ako dun sa alaga ko, parang hindi na siya marunong mag-appreciate, hindi kagaya before na na-appreciate niya yung mga tinuturo ko. So ngayon, baliktad na, hindi niya na na-appreciate yung mga tinuturo ko sa aking alaga. So kahit hindi niya pinapakita, in action, nararamdaman ko yun kasi ganun yung trato niya, ganun yung ginagawa niya ba na kapag yun nga, pag nag-uusap kami ng aking alaga, ganyan, tapos lagi siyang may comment, lagi niyang sinasabi na no, sabi niya mali, ganun yung lagi niyang sinasabi. Kaya minsan naiinis ako, kaya minsan nananahimik na lang, hindi na lang ako nagsasalita. Kahapon talaga mainis ako dun sa amo ko na lagi niyang ina-against yung mga tinuturo ko dun sa alaga ko kahapon, kaya nanahimik na lang ako sa sobrang inis ko dun sa amo ko kagahapon. Kaya wala ngayon, hindi ko natuturuan talaga yung alaga ko kapag nandito siya kasi ganun naman lagi yung ganun lagi yung ginagawa niya. Mahirap nga talaga pag mas magaling sa'yo yung amo kasi pag may tinuturo ako sa kanya, parang hindi niya na na-appreciate na nga. Parang hindi siya pasaya, nakita ko na kasi yung itsura ng amo ko kapag may tinuturo ako, ganun. Tapos nakita ko yung reaction niya na parang making face din noon na parang basta iba yung dating ng mukha niya, kaya wala akong ganang turuan yung alaga ko basta kapag nandito yung amo kong babae kasi ganun lagi yung reaction niya. Sa totoo lang, nagkaroon ng idea yung mga amo kung paano niya turuan yung kanyang anak dahil din sa idea ko. Ako yung nagsimula yung about sa kapag natuturo kasi ako ng English, may mga games ako doon sa alaga ko, like sinusulat ko doon sa papel, tapos magbubunot siya, tapos kung ano yung nabunot niya, yun yung babasahin niya yung word na yun, tapos may mga iba pa akong games para matuto siyang yun na magbasa at yun magsalita ng English. Kaya yun yung ginagawa kong way ko para turuan yung aking alaga. Ngayon, sinisend ko yun sa WhatsApp doon sa group namin, sa family group namin, kasi may family group kami doon sa WhatsApp, sinisend ko siya. So parang doon nagkaroon ng idea yung nanay niya. So nagkaroon yung amo kong babae na ganun din yung ginawa niya para maturuan din yung kanyang anak. So ayun, so at least kahit paano, yun yung naging contribution ko na pagtuturo sa akin alaga. Kaya nagkaroon sila ng kunting idea. Pero ngayon parang wala na sa kanila. Pero ngayon, hindi na nila yung pinapahalagaan yung mga tinuturo ko ngayon sa akin alaga. Kasi kapag kunwari mayroon na akong tinuro like yung Tagalog song na ako ay may lobo. So parang pagkatuwaan lang namin ng aking alaga kasi tuwang-tuwa siya dun sa song na yun. Kaya tinuro ko sa kanya yung song. Ngayon, nung natutunan niya yung kanta na yun na Tagalog song na ako ay may lobo, pinarinig namin dun sa parents niya. Tapos ang reaction ng nanay niya parang napipilitan lang ba na masaya. Pero ang totoo, hindi siya happy. Pero ang totoo, hindi siya happy kasi ako may naituro na naman akong bago dun sa alaga ko. Tapos nung isang araw na pumunta kami dun sa house ng kanyang kaibigan, tapos yung isang friend niya, may katulong din silang Pilipina, tapos tinuruan niya din yung alaga niya na magkanta ng Ako ay May Lobo. Eh din nung kinanta nung anak ng friend niya yung Ako ay May Lobo, tuwang-tuwa sila, pati yung tuwang-tuwa, di happy. Tapos nung kinanta ng aking alaga yung song din na yun na parang kinanta nung anak ng friend niya, tuwang-tuwa naman sila, na-surprise sila kasi alam din ng alaga ko. Tapos yung amo ko mabayang, tinitignan ko yung reaction niya, na parang tuwang-tuwa naman siya. Tapos sabi ng mga friend niya, ang galing-galing ng alaga ko. Tapos sinanong siya kung sino nagturo niyan. Tapos sabi niya, ako nga daw yung si Tete. Sabi niya ganun. Tapos yun, parang na-praise, pin-raise ba nila ako na ayun nga, nung natuturuan namin yung, ang galing naman kasi naturuan daw namin yung, yun nga yung alaga ko na magkanta ng Tagalog song, ng mga Filipino song, ganun. Tapos tuwang-tuwa sila. Tapos yung amo ko, nakita ko yung reaction niya, tuwang-tuwa din siya. Tapos sinabi niya doon sa friend niya, oo, magaling si Tete, ganyan, magtuwa
nagtuturo sa ganyan. Pero sa totoo lang guys, sa isip-isip ko, sa totoo lang, tsaka lang naman niya na-appreciate kasi nga yung mga friend niya. Appreciate kasi nga yung mga friend niya na-appreciate yung yun nga na marunong yung alaga ko magkanta ng Tagalog song. Tapos, pero nung unang, nung pinarinig namin dun sa nanay niya before, wala naman siyang sinabi na okay, na wala naman siyang sinabi. Wala yung reaction niya, hindi ganun na parang tuwang-tuwa. Parang, alam yun, parang plastikan lang yung, ano, yung tuwa niya before na parang hindi siya masaya kasi meron akong naiturong bago. Kasi kung may tinuro ako dun sa alaga ko na Tagalog song, dapat kung ayaw nila, diba, naturuan ko siya ng Tagalog words, Tagalog song, di dapat pinagsasabihan ko, dapat sinabi nila sa akin. Kasi wala naman silang sinabing bawal na turuan, kaya yun, tinuturuan ko siya minsan ng ibang words na Tagalog words, tapos yun, mga English words din, ganun. Pero minsan nga lang talagang nainis lang ako kasi sinasabi nila na dapat matuto pang mag-English yung anak nila. Sabi nilang learn more English, ganun. Pero nainis ako kasi itong nanay, laging nag-work from home. So, paano matututong mag-English yung kanyang anak kung palagi siyang nag-work from home? Tapos, ang gamit nilang lingwahe pa naman dito ay yung salita nila. So, wala talagang, hindi talaga matututo yung anak nila. Late na matutong mag-English yung anak nila kasi laging nandito yung nanay tapos yung salita nila yung ginagamit nila. Kaya, hindi natututo yung aking alaga. Kaya, mas gusto ko na kami lang dalawa yung nandito. Para at least kapag kami lang dalawa yung nandito sa bahay, talagang nag-i-English talaga yung aking alaga. Mas magsasalita pa siya ng English kaysa pag nandito kasi yung nanay niya. Hindi naman siya nagsasalita ng English, yung salita nila yung ginagamit. Kaya talagang hindi masyadong marunong ng English yung aking alaga. And then, kaya dito, yung mga kababayan ko napapunta dito sa Hong Kong, mag-abroad, kapag may mga alaga kayo na kailangan yung turuan, kailangan yung tutor, kailangan yung talaga ng long patient, lalo na pagdating dun sa mga amo nyo na alam nyo yun pa kialamera. Pakialamera sa mga tinuturo nyo sa alaga ninyo kaya dapat. O kaya may mga amo din na parang naiinggit. Kaya yun, hindi masaya sa mga tinuturo natin sa kanila. Kaya dapat medyo aan pa natin yung ating pasensya pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Kasi kahapon talagang inis na ako kahapon sa amo. Kasi parang naisip ko na lahat na lang talaga ng tinuturo ko na ngayon sa aking alaga. Hindi niya na naapos, hindi kagaya before. Yun yung nagbago sa amo kong babae. Ito rin yung isang dahilan na pinabala ko talaga na hindi ako mag-renew pa sa kanila. Kasi amo kong babae, nagbago na ngayon kanyang pag-uugali. Siya lagi yung parang, alam niyo yun, pag may nagtanong yung makaibigan niya kung sinong nagturo sa anak niya yung ganun, yung ganito, dapat ang sagot ng anak niya, siya dapat yung nagturo. Parang ayaw niya na nasasapawan ba, ganun. Kasi siya yung nasa taas lagi. Yan yung isang nagbago dun sa amo kong babae. Pero hindi, pero kahit na ganun guys, mabait naman sila kahit paano, mabait naman yung amo kong babae. Yun nga lang talaga pagdating sa pag-aalaga. Ganun yung, iba na yung way niya, iba na yung ugali niya pagdating dun sa anak niya, hindi na kagaya dati. Kaya yung patient na lang, tinitiis ko na lang. Basta sumasahaw tayo one buwan, tsaka kaya ko namang tiisin. Hinayaan ko na lang silang mag-ina. Wala na pag nandito yung amo kong babae, hindi na ako umiinig. Hinayaan ko na lang sila. Kung may kailangan sila, di tawagan nila ako. Kaya pag nandito yung amo kong babae, talagang bored na. Wala akong magawa kasi siya naman yung nag-aalaga dun sa anak niya. Hindi ko na rin pinapakialam. Kaya ngayon na wala siya, nag-office yung amo kong babae, parang nakahingahinga ako ng maluwag. Okay na yung environment ko, masaya na ako. So, okay na ako. Tsaka pag ganito wala yung amo kong babae, mas natuturuan ko ng maayos yung alaga ko. Nakapag-usap kami ng maayos, alam niyo yun, natuturuan ko siya ng maayos. Walang nakikialam dun sa tinuturo ko. Kasi ang hirap kasing turuan yung mga ating alaga kapag may kumukontra lagi. Di ba, nakakainis. Kaya kailangan mo talaga pigilan yung inis mo. Kailangan mong itimpi yung inis mo ba yung temper mo na ganun, kagaya kahawad lang inis na ako. Kasi bawat turo ko talaga. As in talaga against lagi yung amo kong babae. Kaya in-stop ko talaga yun. Hindi ko na tinuloy talaga. So ayan yung ganap this past few days sa buhay ko. talagang pag dito sa abroad, pag ganun yung amo mo, diba, na lagi nalang against sa'yo, talagang matututo kang i-control talaga yung sarili mo, yung patient mo. Ayan, pag-unawa na kahit nainis ka na, kailangan kontrolin mo talaga yung bugso ng damdamin mo. Kapag naiinis ka, dapat kaya mong kontrolin yung emotion mo. Kasi kung hindi mo makukontrol yan, dyan na pumapasok yung kaya nag-aaway yung helper tsaka amo. Kasi yun na nagsagutan sila or ano. Pero hindi naman ako ganun na makipagsagutan sa amo kasi hindi ko kaya yung gawin. Talaga ako mostly, talagang kinikigil ko na lang. Talagang nag-inhale, exhale na lang ako para i-relax yung aking sarili. So, ayan lang. Sinay ko lang yung na-experience ko kahapon kasi talagang nainis na talaga ako kahapon. So, minsan hindi natin maiwasan talaga. Although, mabait yung ating mga amo. Ganun talaga. Walang perfect na amo. Walang 100% na mabait na amo. Bihira ka lang makatagpo ng ganun dito sa Hong Kong. May mga amo na mabait noon. Minsan kapag matagal na, nag-iiba na yung ugali. So, ayan. So, ayan po muna yung konting share ko. Hope na meron kayong natutunan. Ayan sa experience ko. Kuha kami ng konting idea about sa mga amo dito. Ayan. Okay, so ayan po muna yung share ko sa video na ito. So, kailangan ko nang mag-ligpit kasi mamaya susunod ko na yung aking alaga. At pupunta kami kina Lola, doon kami kakain ng lunch tsaka hanggang dinner na yun ngayong Friday. So, thank you guys for watching. Hope to see you in my next vlog. Sa mga viewers ko po na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Thank you guys for watching.